Lia, okay ka lang? Hindi ko alam dito eh. Baby ko. Sir, hindi nga ako kayo pwede dito. Sir, umalis na po, sir. Bago pa ho ako tumawag ng security, doon ho muna kayo sa lobby. Sige ho. Sir. Sige na po, sige na po. Lia. Ito pinag-o-observe sa atin. Naramdaman ko rin. Hindi ko lang matuhoy kung ano. Hindi taong lobo, hindi vampira. Hindi rin siya tao. Parehas ang mga itsura ng mga biktima dinala dito? Oo, wasak-wasak. Maswerte nga yung nasa baba ngayon, nakabuo pa eh. Yung iba, walang braso, walang dinti. Nakakatakot. Alam mo, walang taong nasa tamang pag-iisip ang gagawa nito. Isipin mo, ngayong araw lang na to, nakapatid siya ng 15. 13? Ah, oo nga pala. Yung businessman nga pala, naghihingalo pa lang. Tapos yung anak niya, nawawala. Pero alam mo, dapat ituring na natin patay ang mga yan eh. Hindi patay si Lucas Teodoro. Makita ko siya kanina. Kasalanan to, Dad. Hindi ko kasalanan to. Kasalanan nila to. Kasalanan to nila Lia at Mateo, Dad. Humingi ako ng tulong sa kanila. Humingi ako ng tulong sa kanila, pero pinagtabuyan nila ako. Gusto ko lang naman mahalin niya ako. Gusto ko nang mahalin niya ako, pero hindi niya magawa! Kasalanan niya ito. Kasalanan nila ni Mateo kung bakit ako lumapit kay Magnus. Kung bakit ako naging ganito. Kasalanan nila. Lahat sila! Sina Dad. Pagbabayaran nila to. Something real? Totoo ba? Nakita mo si Lucas Teodoro? Alam ko kung ano ka. Vampira ka! Alam ko kayo yung mga pumapatay! Answer me! Nakita mo bang buhay si Lucas Teodoro? Kanina dun mismo sa labas ng apartment niya. Andun siya. Sinabi ko nga doon sa isang polis. Pero ayaw nila ako paniwalaan. Makakalimutan mo. Nakaharap mo ko. Anong kaguluhan yan?
Saan ka, Magnus? Magpakita ka. Kailangan ko malaman kung anong ginawa mo sa akin.